Tila naman nanayo ang lalamunan ni Glyza sa narinig. Tila nagpantig ang kanyang tenga. Kanino humingi ng tulong sa Shera? Sa mga Villanueva? Sa pamilya ng tatay ng kanyang mga anak? Pasensya ka na pero kinilaan kong sabihin sa mga Villanueva na may anak kayo ni Alias. Pakiramdam ni Glyza na wala ng buto ang kanyang tuhod dahil sa narinig. Mukhang hindi magtatagal ay malalantad na ang pagkakakaingatan niyang sekreto. I had no choice, Glyza. Yun lang ang nakikita kong paraan. Wala akong choice kundi ang lumapit sa taong alam kong may impluwensya. Malaki ang maitutulong nila sa atin. Darating ang araw na maaaring matuklasan ng Gian ang totoo. Mabuti na rin yung may aasahan tayong poprotekta sa'yo o sa mga anak mo. Buntong hiningang napaupo si Glyza sa kanyang kama. Tama ka. Ang mahalaga ngayon, kasama ko na ang mga anak ko. Saka ko na lang haharapin ang pamilya Villanueva. At saka panigurado na darating ang araw na hanapin ng mga bata ang daddy nila. Kung hindi ko man maiharap sa kanila si Elias, at least pwede kong iharap ang iba nilang kadugo. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Shera. Salamat at naintindihan mo ang ginawa ko, Glyza. No, Shera. Ako ang dapat na mag-thank you. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Thank you, Dito. Sa wakas, makalipas pa ang ilang buwan. Makikita ko na ulit ang mga anak ko. Miss ko na rin sila. Pero ang problema naman ngayon ay kung paano natin ililigaw ang bodyguard mo. Ano kung sasabihin na lang natin sa kanya ang totoo? Kakampi natin si Eljon? Pwede natin siyang pagkatiwalaan. Mabilis na umiling si Shera. No, Glyza. Hindi natin lubos na kilala ang pagkatao niya. Malaking sekreto ang totoo mong katauhan kaya't hindi niya dapat malaman yon. Pero Shera, sinabi niya na sa akin ang loyalty niya. Well, hindi ka nakakasiguro sa bagay na yan. Si Gian ang nag-hire sa kanya. Technically, siya pa rin ang amo niya. Napabuntong hininga si Glyza. Sa bagay, tama ka. Mabuti na rin siguro na wala kang masyadong alam. Tumango si Shera bago niya iginala ang kanyang paningin sa paligid. Nasa ikalimang palapag sila nang inuukupan nila. Wala rin naman balkonahe ang silid. Mukhang wala siyang ibang madaraanan kung hindi ang pinto ang kanyang pinasukan. Sa lagay ng silid, mahihirapan kang takasan si Mr. Domingo. Bakit naman? Siguradong nasa kabilang kwarto na siya ngayon? Gumuhit naman ang ngisi sa labi ni Shera. I don't think so. Nahunot naman ang noo ni Glyza. Why don't you confirm it yourself, Glyza? Makahulugang tingin ni Shera sa nakasarang pintuan. Napatayo sila sa pagkakaupo. Kagad niyang tinungo ang pinto na silid at maingat na binuksan iyon. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata nang mula sa maliit na siwang ng pinto ay nakita niyang nasa labas ng silid ang kanyang bodyguard. Nakasandal to sa tapat ng pinto ng silid na katapat ng sa kanya. Yon ang okupado nitong silid. Nakapamulsa ang isang kamay nito habang ang isang kamay nito ay abala din sa pagtipa sa hawak itong cellphone. Maingat niyang isinara ang pinto bago pa makalata ang lalaki. Agad din siyang lumapit sa kinaroroonan ni Shera. Bakit siya nandun? Anong ginawa niya roon? Mahina lamang natawa si Katrina. Nakalimutan mo na ba kung anong trabaho ni Mr. Domingo? Trabaho niya ang bantayan ka, Glyza. Hindi mo lang siguro napapansin pero kulang na lang sa kwarto mo siya matulog. Tila naman nanayo ang lalamunan ni Glyza. Totoo naman ang tinura ng kanyang kaibigan. Kulang na lang matulog si Eljon sa kanyang kama. Matulog roon habang pareho silang walang saplot. Katulad kagabi. Naparanok si Glyza sa tinura ni Shera. Naramdaman niya rin ang pagkabog ng kanyang dibdib. Anong katulad kagabi? Well, nakita ko siya kagabi sa labas ng kwarto mo. Mukhang dun siya nagpalipas ng gabi. Naramdaman ni Glyza ang pag-iinit ng pisngi niya. Hindi ah, umalis dun siya pagkatid sa akin. Naglikot ang kanyang mata. Parang gusto niyang lumubog sa kahihiyan. Ano na lang kayang iniisip na Shera tungkol sa kanya? Nagkibit balikat naman ang kaibigan niya. Yan siguro ang alam mo. Pero kagabi nakita ko siyang nakaupo sa tapat ng pintuan ng kwarto mo. Mukhang ginagawa niya ng ayos ang trabaho niya. Nakahinga si Glyza ng maluwag. Buong akala niya narinig na ni Shera ang mga ungol niya kagabi. Tila rin hinaplos ang puso ni Glyza sa natuklasan tungkol sa kanyang tagabantay. Lalo niyang naramdamang ligtas siya sa kamay ng kanyang bodyguard. I consider that excellent, pero malaking problema siya ngayon.
Mahihirapan kang makapuslit para makita mga bata? Napaisip si Glyza, hindi pwedeng di siya makalabas. Kailangan niya makita ang kanyang mga anak. Kailangan niya makaisip ng paraan. At makalipas sa ilang sandaling pag-iisip, tila sumindi ang bumbilya sa kanyang utak. Okay, ako lang bahala sa kanya. Agad namang napatitig sa kanya sa Shera. What are you planning? Bumaling siya kay Shera. Na magtamang kanilang mga mata, gumuhit ang determinasyon sa mga mata ni Glyza. I will have to seduce him, to remove him on my way. Then I'm willing to do that? Automatikong napaangat ng tingin si Elias nang bumukas ang pintuan ng silid na okupado ni Glyza. Isabel? Napaayos siya ng tayo. Hindi niya rin nga maiwasan na mapakunot noo, lalo pa tanging white robe na lamang suot ng babae. Halatang bagong ligo dahil na rin sa nakapalibot na puting tuwalya sa buhok nito. Ngunit tila hindi napansin ni Isabel ang kanyang pagkunot noo dahil gumuhit ang munting ngiti sa labi nito. Pwede mo ba akong samahan, Elton? Samahan? Saan? Itinaas ng modelo ang hawak niyang bote ng red wine. Matapos niyang ibaba iyon ay ngumuso siya. Nakatulog kasi sa Shere, kaya wala na akong kasama. Pwede bang ikaw na lang? Nang hindi umimik si Elton ay lalo siyang nagpa-cute. Please, Elton? Napabuntong hininga naman si Elias. Akala ko, ba natutulog ka na? Yes, I will be needing to sleep. Napailing na lamang si Elias. Sige na, please. Nakakalungkot naman uminom na mag-isa. Lumabi ang dalaga. Nagboga ng hangin. Si Elias, bago siya sumagot. Okay, sasamahan kita. Agad namang nanginig ang mga mata ng model. Talaga? Yes. Papanoorin kita pero hindi ako iinom. Agad namang nalukot ang mukha ng babae. So anong silbi at niyaya pa kita? Isabel, you have to understand my position. Nandito na rin si Miss Galvez. Paano kung magsumbong siya kay Gian? I am your bodyguard. Nagmamaktol siyang humakbang paalis sa harap ng bodyguard. Nagsimula siyang tinalunton ng hallway ng hotel. Napabuga na lang ng hangin si Elias na sumunod sa kanya. Nang maramdaman ni Glyza na kasunod sa kanya ang lalaki, nakasimangot siyang lumingon. Huwag mo na akong susundan. Dinuro niya ito at kulang na nga lamang ay umusok ang ilong niya sa galit. Pasensya na nga, Isabel, pero parte ng trabaho kong sundan ka kahit saan ka man pumunta. Lukot ang mukha ni Glyza na nagbawi ng tingin. Ngunit ang naiinis niyang mukha ay unti-unting naglaho nang may makasalubong siyang lalaki. Blonde ang kulay ng buhok nito. Sobrang puti rin ang balat. Matangos ang ilong nito at kapansin-pansin ang kulay asul nitong mga mata. Gumuhit ang pilang ngiti sa labi ng babae. Nang ilang hakbang na lamang ang layo sa kanya, nang lalaking makakasalubong niya ay tinamisan niya ang pagkakangiti. Hi, handsome. Agad naman na bumaling sa kanya ang lalaking foreigner. Ilang sandali siya nitong sinure mula ulo hanggang paa bago gumuhit ang ngisi sa labi nito. Hi, gorgeous. What can I do for you? Kumindat ito sa modelo. Actually, I'm new here. You know, I'm looking for someone I can get along with tonight. Lalong napangiti ang lalaki. Lalo namang nangunot ang noo ni Elias habang nakatingin sa kanila. You approached the right person, gorgeous. Because I am free tonight, I can be yours even until sunrise. Tumingin ng malagkit ang lalaki kay Glyza. Sa lubong naman ng babae ang tingin nito. Let's go then. Humukbang sila pareho sa daan kung saan ngunit mabilis na hinuli ni Elias ang kamay ng modelo. Ano ba? Asik sa kanya ni Isabel. Automatiko naman nilang nakuha ang atensyon ng foreigner. Pardon, but this gorgeous lady is off limits. Bitawan mo nga ako? Pinilit ni Glyza na makawala sa pagkakahawak ni Elton, ngunit hindi nagpatinag ang lalaki. Matamantong tumitig sa modelo. Umigteng ang panga nito, kasabay ng pagbitawanta ng mga salita. Seriously, Isabel? Sasama ka sa kanya na ganyan ang suot mo? Sandali siya nitong pinasadahan ng tingin. Ano ang mali sa suot ko? Tapang-tapangan namang sagot ni Glyza kahit na ang totoo ay munti ka niya nang makalimutan na tanging roba lang ang suot niya. Napahilot naman ako sa sentido. You know what? Ang kapal na mukha mo, napigilan ako. Samantalang tinanggihan mo nga ako kanina. Ang gusto ko lang naman may kasama kong uminom bago ko matulog. Fine, sasamahan na kitang uminom. Di mo kailangan maghanap ng ibang lalaki. Nalo ko malalagot sa ginagawa mong yan.
Di nito na itago ang kanyang inis. Marahan namang binawi ni Glyza ang kamay niya. Ikaw naman kasi nagpapakipot ka pa kanina. Mabilis siyang nagmarcha. Pabalik sa pinanggalingan nila. Hey gorgeous, where are you going? Pahabol na tanong ng dayuhan na kanina pa nagtataka sa usapan ng dalawa. Muli naman napalingon si Glyza sa lalaking tinalikuran nila. Sa kanyang paghinto ay saktong natapat sa kanya si Eljon. Agad humawak ang kamay niya sa matipunong braso ng kanyang bodyguard. I'm sorry, handsome. Actually, I'm just making my husband jealous. Napaawang na lang ang labi ng lalaki. Bago pa tumakaimik, mabilis niyang hinila si Eljon upang makaalis na sila sa lugar. Nang makarating sila sa tapat ng silid na kanilang okupado, saka lamang siya binitawan ni Glyza. Pumayag ka na kaya wala nang bawian? Huwag ka mag-alala dahil sandali lang to. Pabibigyan ko lang ng konti ang sarili ko. Diyan na lang tayo sa room mo. Baka kasi magising si Shera kung doon tayo sa kwarto ko. Walang imik namang binuksan ni Elias ang pinto ng kanyang silid. Pinauna niyang pinapasok si Isabel bago siya sumunod sa loob. Magkapareho lang ang ayos ng silid at ang silid ng kanyang okupado. Katulad niya, meron ding wine na nakapatong sa ibabaw ng bedside table. Kaya lang iisang baso nga lamang ang naroon. Dali, isa lang ang baso, share na lang tayo. Di naman ako bad breath, kaya't huwag ka na sanang mag-inerte. Hindi na lamang umimik si Elias. Baka naman pwedeng alisin mo muna yung baril sa tagiliran mo. Paano kapag nalasing tayo? Baka bigla mo kumapagkamalang kaaway? Hindi nakakalasing ang wine, Isabel. E paano kung bigla ako mag-order ng hard drinks? Kaya nga nang sabi ko, saglit ako, pero kahit ganun, pagbigyan mo na ako. Tanggalin mo na yung baril dyan sa tagiliran mo. Hindi ako komportabling nakikita yan. Then wag mong titigan. Napanguso na lamang siya. Eljon, please. Isipin mo na lang request ko to. Ibalik mo na lang mamaya kapag nakaalis na ako. Napabuntong hininga na lamang si Elias. Fine. Inalis niya ang baril sa kanyang tagiliran. At sinuksok yon sa ilalim ng isa sa unan. Dito na lang tayo. Kahit tatayo na lang ako. Sandali lang naman to. Marahan niyang tinulak si Eljon. Naging dahilan yon para mapaupo ang lalaki sa malambot na kama. Yan, mas maganda kapag ganyan. Nakakapagod naman kung titingala ako sa'yo. Doon na lang tayo sa sofa? Sinubukan tumayo ni Elias, ngunit mabilis siyang naitulak muli ni Isabel. Dito na lang, sandali lang naman tayo eh. It's just a quickie. Tura nito sabay ng pagkuha at pagbukas sa dala niyang wine. Isabel! Saway naman ni Eljon. Ladies first, tipid na tura ni Elias sa halip tanggapin ang hawak ni Isabel. Pasensya na lang, Eljon. Hindi applicable sa akin yung rule na yan. Muli nitong inabot sa kanya ang wine. Sige na, tanggapin mo na para matapos sa tayo. Don't worry, tig isang baso lang tayo. After that, babalik na ako sa kwarto ko. Napabuntong hininga si Elias bago tinanggap ang inumin. Nanatili naman nakatingin si Isabel sa kanya kahit magsimula tong sumimsim sa baso. Ubusin mo na agad. Huwag mo na akong iniinggit dyan. Wala na nagawa si Elias kung di sundin na lamang ang utos ng babae. Gumuhit naman ang ngiti sa labi niya ng kaunti na lamang ay mauubos na ang bodyguard. Nang laman ng baso, nang tuluyan na maubos yon ni Elias ay kaagad niya yung iniabot kay Isabel. Your turn! Matamis naman ngiti ng babae na tinanggap iyon. Ngunit sa halip pagsalin siya sa baso ay pinatong niya lang ito sa bedside table. Agad naman gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Elias. Ngunit bago pa siya makahumay, mabilis at malakas siyang itinulak ni Isabel. Bago pa makahuha si Elias ay mabilis na sumampa sa kama si Glyza at umupo sa hita ng kanyang bodyguard. Sinubukan bumangon ni Elias, ngunit bumalis din siyang paminid ni Glyza ang kanyang mga kamay. Ano na naman abang kalokohan ito, Isabel? Muli namang gumuhit ang pilang ngiti sa labi ng modelo. Chill lang, okay? I'm just making your night remarkable. Wala akong plano makipaglaro sa'yo, Isabel. Marahas ni Elias binawi ang kanyang mga kamay. Dahil likas na mas malakas ng lalaki na gawa nitong makawala. Wala na rin nagawa si Glyza nang bumangon nito. Ito naman, ini-enjoy ko lang naman ang gabi. This is not fun, Isabel. Inawakan niya sa braso si Isabel upang paalisin ito sa kanyang kandungan. Ngunit bago pa siya tuluyang magawa iyon, naramdaman niya ang panlalabo ng kanyang mga mata. Tinilig ni Elias ang kanyang ulo, ngunit isa yung pagkakamali dahil lalo siyang nakaramdam ng hilo. Ikaw naman kasi. Pupwede namang mag-relax ka na lamang dyan. E wala naman akong gagawing masama sa'yo.
Naririnig o yun ni Elias, ngunit tila naman hidna ang kanyang sistema. Marahan siyang tinulak ni Isabel upang ibalik siya sa pagkakahiga. Sleep now, babe. Halos pabalong na wika ni Isabel. Tila naman naging musika iyon sa pandinig ni Elias. Tuloy na siyang hinayaan ang sarili na mapapikit. Ngayon na rin gumuhit ang ngiti sa labi ni Glyza. Tagumpay ang plano. Mabilis siyang umalis sa kanduan ng lalaki. Kagad niya rin ngang inalis ang suot niyang roba at ang tuwalya sa kanyang ulo. Kagad niyang sinuklay yung buhok gamit ang kanyang daliri. Matapos yon, inayos niya ang gusot sa suot niyang on-the-knee dress na hanggang siko niya ang manggas. Nakanda na siyang umalis kahit patila pambahay na ang suot niyang pansapin sa paa. Bago siya tuluyang umalis, kagad niyang kinuha ang baril sa ilalim ng unan. Pahilan mo na ito, Eljon. Baka kasi kailanganin ko. Matapos niyang sabihin iyon ay, kagad naman siyang lumabas sa silid ng lalaki. Pagbukas niya ng pinto, naroon na sa Shera at nag-aabang na sa kanya. Hurry up! Kailangan natin makabalik dito bago siya magising. Kagad nitong iniabot sa kanya ang kanyang shoulder bag. Agad naman niyang inilagay doon ang baril. Bago pa siya tuluyang humakbang paalis kasama sa Shera, muling nilingon ang pinto ng silid. Naramdaman siya ng kabadal sa kanyang ginawa, ngunit pipi lamang siyang nagdasal. Bahala na ako nung magiging kahinatnan ng kanyang ginawa. Ang mahalaga makita niya ang kanyang mga anak. Di napigilan ni Glyza ang sariling maluha. Habang nakatitig siya sa dalawang bata na nakaratay, parehong may nakasaksak na IV fluid sa mga to, kaya naman lalo siyang nahabag sa kanyang mga anak. Kamusta mga bata, Dad? Nangilid ang kanyang luha. Kawawa naman po mga anak ko. Kahit papano bumaba ng lagnat nila, Iha. Huwag ka na masyado mag-alala. Sabi ng doktor, wala naman silang nakitang malalang sakit ang mga bata. Kumakalat kasi talaga ngayon ang flu dito. Di po ako sanay na makita silang ganyan, Dad. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ko kakayaning hindi sila makita. Kahit hindi naman ganun kalala ang sakit nila. Hinagod ni Macario ang kanyang likod. Huwag ka nang umiyak. Baka biglang magising ang mga bata. Hindi sila matutuwa na makita kang umiiyak, Iha. Di umimik si Glyza, ngunit marahan niyang tiniyo ang kanyang mga luha. Tama si Daddy. Di siya dapat makita ng mga bata sa ganong ayos. Umupo ang kanyang daddy sa sofa na naroon sa silid, kaya naman sumunod din si Glyza at tumabi dito. Well, mabuti na rin siguro na nandito ka, Iha. Bukang bibig ka ng mga anak mo. Halatang miss na miss ka na nila. Iniisip ko nga bumalik na lang kami ng Pilipinas. Total, fully recovered na naman ako. Agad akong umiling si Glyza. Gumuhit din ang pag-aalala sa mga mata niya. Huwag po muna, Dad. Mas mabuting dumito po muna kayo. At saka hindi rin po ako magtatagal dito. Dad, baka 3 araw lang po ako magstay dito. Nangunot naman ang noo ng kanyang ama. May problema ba sa kumpanya, Iha? Wala po, Dad. Maayos po ang takbo ng negosyo. Wala po kayong dapat ipag-alala. Kung ganun, bakit ka nagmamadaling bumalik ng Pinas, Iha? Masakit din sa loob ko, Dad, ngunit kailan kong gawin ko? Kumabog ang kanyang dibdib bago siya nagpatuloy. Dapat mo na sigurong malaman ang totoo. Dad, anong totoo? Ang dahilan kung bakit nasa Pilipinas ako? Nang hindi umimik ang kanyang ama, muli siya nagsalita. Nag-imbestiga pa kami tungkol sa totoong dahilan ng pagkamatay ni Isabel nang hindi umamik ang kanyang ama. Dad, napaawang ang labi ng matanda. I have no choice but to use her identity, Dad. Kailangan ko mapalapit sa taong pinaghihinala ang may gawa noon sa kanya. Yun lang ang paraan para makukuha ko ng ebidensya at mabigyan ko siya ng hustisya. Pero Iha, baka mapahama ka. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa'yo. Ikaw na lang at ang mga apo kong natitira kong yaman sa mundo. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nito. Agad naman yumakap si Glyza sa kanyang ama. Don't worry, Dad, may poprotekta sa akin. Hindi ako mapapahamak at saka iingatan ko ang sarili ko para sa iyo at para sa mga anak ko. Babalik ako ng buo at ligtas. Dad, sa mga sumunod na oras, hindi umalis si Glyza sa tabi ng kanyang mga anak. Kahit ay nang ulit niyang sinabihan ng kanyang ama na huwag nang umiyak, hindi pa rin ni Glyza mapigilan ang pangilidan ng luha. Kumaari lang niyang akoy ng sakit ng mga to kanina pa niya ginawa. Glyza, kailangan na natin bumalik ng hotel. Baka biglang magising si Mr. Domingo.
Taing-tango na lamang kanyang nagawa bago mabigat na humakba ang kanyang mga paa. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, nakuha ng atensyon niyang namamao sa tinig. Mommy? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.